Tahimik na tahimik lang sila Mark at ang kanyang mga kasamang inakay. Tinutulungan na natin na magsubo ng pagkain yung inahin ng mga Mayan na ito. Dahil sa sobrang init na konsensya na tayo mga Lodi, binigyan na natin sila ng supplement para kahit papano ay makasurvive sila sa extreme condition. Diyan lang kayo mga Lodi, panoorin ninyo ang episode na ito. Magandang araw sa inyo mga Lodi at welcome back sa ating channel. Almost 44 kilometers ang liliparin ng ating mga ugly birds mula San Miguel, Bulacan hanggang dito sa ating loft. Ipapakita ko sa inyo ang mga isasali natin. Hindi muna yan si Boy Salpok. Etong kapatid niya. Yan, yung bunsong kapatid niya. Pati itong si 727, pass muna yan. Eto ang kinakabahan tayo. First time niya na matutulog sa truck. At first time din niya na maitotos kahit na may konting bulutong pa siya na tuyo na. Yung kapatid kasi niya na mas matanda siya ng 15 days, eto yun. Iniload natin ito last week sa San Rafael. Nakabalik! Subukan naman natin itong isa. Hindi pa uubra mga Lodi, nasiyat pa, masyado pang bata. Anak yan nila 727. Itong puti na to, kahit kumpleto na lahat ng balaybo niya, ayaw pang rumonda. Yan yung kapatid niya na si Boy Bulutong. Pero mukhang tuyo na, kaya lang nagkaroon siyang poknat. Binubuli siya sa loop natin. Lima ang iloload natin. Ayan na yung tatlo. Ito yung isa. Si Tagkawayan. Bumalik ito sa atin mula sa Tagkawayan. After almost 2 months, kasama niya yung kapatid niya. Yan, yung Batman. The next step. Ito na mga Lodi, oras na ngayon ng abangan natin. Sana ay maganda ang pauwian natin at tingnan natin muli kung sino ang mauuna sa ating mga fantastic birds. Ang tanong dito mga Lodi ay kung meron pang uuwi sa kanila. Sana naman ay meron kasi noong bago matigil ang training na ito dahil sa avian flu ay nakapag-training na tayo sa San Miguel. Yun nga lang mga Lodi, dilubyo inabot natin doon. Si Boy Salpok, yung kapatid ni 727, kaya natin siya tinawag na Boy Salpok, dahil sa umuwi siyang sugatan, may salpok siya sa kanyang mga binti. 3 araw bago siya nakauwi, pero matibay dahil nakauwi pa rin. Check natin yung mga Maya, ayan, buhay pa rin sila mga Lodi. Hintayin na lang natin yung mga fantastic birds natin. 7:33 na mga Lodi. Wala pa rin tayong first dropper. Marahil ay sa iba ganun din. Pero itong Mayan na ito, talaga namang batcher na batcher sa atin. Ayaw niyang umalis. Ang ingay-ingay pa niya. Kaya batcher sa atin yan dahil yan yung inahin ng mga Mayan na inakay na narito. Yung kak kasi na Maya, medyo malaki-laki yun mga Lods. 2,000 years later. Napatayo tayong bigla sa ating kinaupuan dahil merong bumiktory dito na paikot-ikot pa siya. Palagay ko ay ibon natin yun. Positive ako dun. Ayan na siya mga Lods. Inislow mo ko pa. Kitang-kita ko agad. Sa buntot pa lang niya dahil papatubo pa lang yung dalawang buntot niya. At yung ika-7 flight feather niya ay papatubo pa lang din. Yan yung bunsong kapatid nila 727. Hindi tayo binibigo nung ibon na yan. Kapag ka na hindi natin sinasali yung kuya niya, siya ang laging nauuna. Pero pagka kasama yung kapatid niya, si 727, pangalawa lang lagi siya. 7:46 mga Lodi nang nag-touchdown siya dito sa ating bubungan. Wala pa sa ating loft. Kinakailangan mapapasok pa yan sa loft. Kasi kung ikinaklak na natin yan, hindi pwede yung ganyan. Kailangan mahuli natin yan at i-text natin yung mga sticker na nasa paan niya kung derby na. 7:47 na mga Lods. Ayan na siya mga Lodi dahil nagkukulitan na naman sila nung Maya. Iko-close up natin. Ayun yung Maya. Talagang papansin yung ibon na yan.
Ewan ko ba bakit napakatapang niyan. Hindi tuloy makababa itong si Bunso. After 10 minutes lang, dumating na itong hinihintay ko mga lodi. Ito yung very young bird. Nasa 70 days pa lang yan. 70 plus days pa lang yan. Pero itinraining na natin. Sipin ninyo 40 kilometers. Nakabalik siya. Ang kinakabahan tayo dun sa isa niyang kapatid, yung checkered, 90 days na yun. Mukhang nahirapan umuwi. Baka nasama sa iba. Eto mga lodi, itong bayan na to, ang kulit talaga. Sinasamahan tayo sa paghihintay. Dahil sa nakakainip na para magkaroon naman tayo ng thrill, ay eto, pinawala natin si Puti. Tingnan natin, inihagis na natin siya dyan sa bubong. Kompletong-kompleto na ang pakpak niya, mahaba na, mga balahibo niya, kompleto na. Ayaw pa rin rumonda o pumitik. Ewan ko pa sa lahi ng ibon na yan. After 15 minutes ay binalikan natin itong si Puti. Naku po, nawala si Puti. Mukhang narinig tayo kanina, sinabi natin ayaw niyang pumitik. Baka pumitik na nga yung ibon na yun. Hinahamak daw kasi natin yung kakayahan niya. Meron naman silang trait na maganda. Halimbawa, yung mga magulang niya at yung kapatid niya, magagaling na mga sitter yun. Kaya kinikip ko sila, dito sila sa ating loob. Parang itong mayan na ito, napakakulit. Andiyan pa rin, ayaw umalis. Dapat ata dito, gawan natin ng trapdoor yung kulungan nila. Gawan ko ng hawla na may trapdoor para matatrap natin. Pinapakita ko sa inyo yung droppings sa mga ibo natin, buong-buong mga lodi. Ayan yan, no? Ayan yung 70 days plus old na bird natin na tinetraining natin. Fantastic nga talaga yung ibo na yan. Dahil nasiyat pa yan nung una nating ikinarga. Bago natin siya ikarga, araw ng Huwebes ay kaka-injection lang no ng PMB. Ayaw pa nga nilang palabasin after 3 days pa daw. Sabi ko, hindi. E-training na yan dahil hinahabol natin yung ring band niya. Yan ang kauna-unahan nating mailalaro kasama si Bunso bilang young bird. Kalimitan kasi ng mga nailalaro natin pumapatak sa old bird. 1 hour later. Pagkalipas ng isang oras, merong kumalabog sa bubong. Narito kasi ko inaasikaso ko yung mga breeder natin na hindi mapisa-pisa yung itlog. Mukhang awit na naman yung itlog na inaabangan natin. Sayang, maganda pa naman lahi mo. Tama ang hinala ko, may bumalik nga. Ayan, si Batman. Yung full sibling ni Tagkawayan Boy. Mukhang nagbagong buhay na siya. Noong kasi ay alas 12 na ata o alas 11 na siya nakauwi. Pero ngayon medyo maaga-aga. Mas malayo pero mas maaga ang iniuwi niya. Dalawa pa ang kulang natin mga lodi. Yung young bird na checkered at si Tagkawayan Boy. Tatlo pa lang ang nakakauwi. Dito ko natatapusin ang vlog na ito. Maraming salamat sa panunood ninyo. At manatili kayong sumusubaybay. Bye!